opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Luzon, Visayas, Mindanao. Saturday morning na naman po mga partner. Ngayon po ay May 4, 2024. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating programang Pinoy Legal Minds na magbibigay po sa atin ng leksyon. Ituturo po ang ating mga karapatan batay po sa batas. Sa lahat po na mga nakatutok ngayon sa ating po mga social media streaming at all available platforms, nakaere po ang ating mga palatuntunan as well sa lahat po na ating partner cable TV channels nationwide. Ako po si MJ Mondejar. Kasama natin, syempre, ating mga partner sa public service. Kuya Mark Matic, ladies first tayo. Yes, Miss Lala Vinson. Lala, good morning. Good morning sa lahat na nanonood ngayon. I am Lala Vinson and welcome back po sa Pinoy Legal Minds. And of course, sa lahat po ng mga followers natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. And of course, magpapasalamat po tayo sa management ng SMNI for giving us an opportunity to explain, to share our knowledge sa batas sa lahat po ng mga Pilipino, lalo na ang masang Pilipino, para maintindihan po nila ang basic sa batas. Lalo na, magandang topic natin ngayon. Topic natin ngayon is actually search and seizure. But this yung search and seizure law is in recognition sa right to privacy of every individual. Sabi nga ng batas, MJ, this is a Supreme Court decision in relation sa American jurisprudence that kahit simpleng tao ka lang, ordinaryong tao ka lang, kahit yung bahay mo, barong-baro ang bahay mo, you are considered as the king of your house. Even the king of England cannot enter your house without getting a search warrant. Yun ang ibig sabihin doon. Ibig sabihin, ang ating sandigang batas nag-recognize sa right to privacy of every individual. Sa lahat po ninyong tanong, huwag po kayong magdalawang isip na magpadala sa ating pong YouTube stream, sa ating pong text line, naka-flash yan yung mga screen at sa abot po na ating makakaya, sasagutin po ni Kuya Mark Tolentino ang inyong mga katanungan. Miss Lala, anong topic natin? Yun, as mentioned by Kuya Mark, search and seizure. So ito yung pinag-aaralan namin sa constitutional law. Yun? Yeah. Ay, galing ha! Pero wala pa kami. Part ng Bill of Rights. Bill of Rights, yes. So, Kuya Mark, ang unang tanong, ano ba ang tinatawag nating search warrant? Oh, yung search warrant is actually in relation to the Bill of Rights. Yung right ng ating saligang, right na nakalagay po sa ating saligang batas na hindi pwedeng mag-search ng bahay, private property without a search warrant. Otherwise, lahat po ng ebidensya na makukuha na walang search warrant are considered as inadmissible as evidence. Yun ang tinatawag na fruit of a poisonous tree. Kahit na illegal yun, kung pumunta ka sa isang bahay, wala kang search warrant, you are a police officer, pumunta ka sa isang bahay, hindi ka nga kumatok, pumunta ka lang doon, tapos may nakita kang baril, may nakita kang shabu or any drug paraphernalia, those items, kahit illegal yun, are inadmissible as evidence on the ground that nakalagay po sa ating saligang batas na kung walang search warrant, pumunta ang isang police officer, those are considered as inadmissible as evidence pursuant to the principle of a fruit of a poisonous tree. So, ano yung tinatawag na search warrant? Ang search warrant, it is an order. Order in writing. It is in writing, issued in the name of the Republic of the Philippines. So, hindi siya ordinaryo na issued an order. It is an order in writing, issued in the name of the Republic of the Philippines. Signed by the judge.
directed to the peace officer. So ang nakapirma dito, judge, ha? Hindi si mayor, hindi si governor, but it should be a judge. Ang nakapirma, si judge ang nakapirma, directed to the peace officer, commanding him to search a particular place at a particular place for a particular property. So ibig sabihin doon, hindi basta-basta na, sige, i-search mo yung bahay ni Pedro dyan sa may Manila. Ang laki ng Manila. Kailangan particularly, naka-particular ang description sa lugar kung saan ka pwede mag-search. Naka-specific naman doon kung ano yung property na dapat ninyo i-search. So hindi pwede na basta-basta general search warrant is illegal. It is unconstitutional. Kailangan particularly describing the place to be searched and particularly describing the property to be seized. So, specific yan. That is the principle of particularity in constitutional law. Hindi, there's no such thing as general search warrant. Kailangan naka-specify. Example, yung bahay niya is number 561 Nara Street, Manila. Kailangan nakalagay dyan, 561. Kung pumunta si police sa 162, so wrong na bahay. So hindi na pwedeng, kung may nakuha siya mga ebidensya doon, inadmissible as evidence. Kasi very clear, kailangan particularly describe the place to be searched. Nakalagay doon sa search warrant, 152 Nara Street, Manila. For example, pumunta si police sa 153, so wrong na. So kung may nakuha ebidensya, those are inadmissible as evidence. Pero Kuya Mark, saan ba tayo pwede mag-apply ng mga search warrant? Of course, mag-apply ka sa court. But hindi lahat ng courts. Only courts na may whose territorial jurisdiction the alleged crime was committed. So ibig sabihin doon, hindi ka, kung the alleged crime was committed in, for example, in Cebu, the alleged crime was committed in Cebu, hindi ka pwede mag-file ng search warrant dito sa Manila. Kailangan, it should be filed in the place where the alleged crime was committed. Pero kung na-file na ang kaso, kailangan mag-file ka na, mag-apply ka na search warrant only sa korte where the criminal case was pending or is pending. Ibig sabihin doon, kung ang criminal case pending sa isang korte yan, doon ka lang pwede mag-file ng search warrant. Pero kung hindi pa pending, wala pang kaso, pwede ka mag-apply only to the courts where the alleged crime was committed. Pero Kuya Mark, paano kung ang police operation ay, halimbawa, ay state-sponsored? Alam mo naman, pagkalaban mong estado di ba? Yeah. Government apparatus. Yeah. Wala kang magagawa. That's why, ano ba itong tinatawag na search warrant, search and seizure, and constitutional law, yung Bill of Rights? The Bill of Rights is actually, yun ang protection ng mga private individual against the abuses of the government. Kasi ang ating gobyerno, very powerful. So that's why, may nakalagay po sa saligang batas. Yung saligang batas, lalo na yung Bill of Rights, yun ang mag-regulate, yun ang mag-control ng ating gobyerno. Mr. Police Officer, Mr. Governor, Mr. Mayor, hindi ka pwedeng pumunta sa bahay ng isang tao kung walang search warrant. Kahit na pagpunta ko sa bahay na yan, yung bahay na yan, puno ng shabu. Hindi mo magagamit yun as evidence. Bakit? Kasi ni-recognize ng batas ang right to privacy ng every individual. Guaranteed po yan ng ating saligang batas. That's why, kahit na ikaw pa ang presidente ng Pilipinas, ikaw pa ang mayor, ikaw pa yung gobernador dyan, kung wala kang search warrant, issued by the judge. Hindi issued ni presidente, hindi issued ni mayor, ni governor. Issued by the judge. Kailangan yung order ng judge, particularly describing the place to be searched. Hindi basta-basta na pumunta lang sa lahat ng bahay ni Pedro, lahat ng bahay ni Juan. Hindi. Kailangan yung search warrant naka-particularly describe ang address, naka-particularly describe ano dapat kunin. Hindi pwede lahat doon kukunin. Hindi. Kailangan shabu, baril, naka-identify anong klaseng baril, anong klaseng shabu yan, anong klaseng drugs yan, naka-particularly describe the thing to be seized, naka-particularly describe the place to be searched. Kung hindi, kung may nakuhang ebidensya, ganting na may makuhang ebidensya, those are considered fruit of a poisonous tree, inadmissible as evidence. Yun. Pero Kuya Mark, assuming na nakakakuha na ng search warrant, ano yung mga pwedeng bawiin ng mga properties pag nakapasok ka na doon? Of course, for example, punta ka sa bahay, search warrant ka, hindi mo pwedeng kunin yung isang shampoo, isang sabon,
isang alahas. Alahas. Ang kuwan pala, seswaran ko, no? Mga singsing. Seswaran ko, no? Mga perlas. But actually, akyat bahay pala yung pulis na yun. Uy. May mga ganun. Hindi naman lahat. Ay, hindi naman lahat. Example lang. Seswaran ko, no? But mga magnanakaw pala. So that's why, may guaranteed yung right to privacy. Hindi lang right to privacy ng every individual. So ano yung mga bagay lang na pwedeng kukunin? Number one, those properties that are subject to the offense. Ano yung subject to the offense? For example, the alleged crime was drugs. So, naka-edify doon, subject of the offense is drugs. Yung mga shabu, mga cocaine, o ano ba yung mga produkto ng drugs, yun, mga illegal drugs. Kasi nakalagay doon, subject of the offense. Second, fruits or the proceeds of the offense. For example, drug lord ka, nagbenta ka ng drugs, o yung kita mo doon, nandun pala, ang daming mga kwarta doon sa bahay mo, million-million o billion-billion ang kwarta mo doon, nakalagay lang sa ilalim ng kama mo, yun. Those are proceeds or fruits of the offense. Pwedeng kunin yan. Or third, properties that are used as a means of committing the offense. For example, murder ang kaso mo, nandun yung baril, naka-identified, yun, used as a means of committing the offense. So yun ang mga posibleng kukunin under the search warrant. So hindi basta-basta kukuha ka lang ng anong bagay doon o nakimarites ka lang, kuha ka ng ano, kahit cellphone, kinukuha na hindi naman illegal ang cellphone, unless naka-identify doon sa search warrant na used as a means of committing the offense. Or for example, punta ka doon, kahit akit bahay ka pala, magnanakaw ka palang pulis na yan, o yan, hindi pwede yan. That's why very specific. Ang dapat ko din, nag-specify, ang address dapat naka-particularly described. Pero when it comes to issuing naman a search warrant, ano yung mga requirements o yung mga requisites or how can you qualify to get a search warrant? Yes. Very clear yan, nakalagay po sa ating talagang batas. Hindi basta-basta ma-issue ang search warrant, like the warrant of arrest. Hindi basta-basta ma-issue yan. Hindi pwede mag-issue si presidente ng search warrant. Hindi pwede mag-issue si for example, si chief of police na search warrant or the military officer, hindi pwede mag-issue ng search warrant. Naka-identify doon, sino lang pwede mag-issue? An incumbent member of the judiciary. Nakalagay po dyan sa ating saligang batas. The incumbent member of judiciary, meaning the RTC judge, the MTC judge, in fact, kahit Supreme Court, mga justices, kasi the incumbent member of the judiciary ang nakalagay. Sabi po natin ng Rules of Court and in relation sa ating saligang batas, bago mag-issue ng search warrant, kailangan may probable cause. May probable cause in connection with a specific offense. Kailangan may kaso na may posibleng ginagawa siyang krimen. May probable cause in connection with a specific offense. Nakalagay doon na ang mag-issue dyan is ang judge. So, ibig sabihin, ang probable cause, it should be determined by the judge. Determined personally by the judge. Hindi siya magbase lang sa report ng police o sa report ng NBI. The probable cause should be determined personally by the judge. After examination under oath or affirmation, the complainant and the witnesses. He may produce. Then, particularly describe the place to be searched and person or thing to be seized. Yun ang nakalagay po sa batas. Ibig sabihin doon, hindi basta-basta si judge mag-issue ng search warrant kasi sinabi ni police, kasi sinabi ng NBI, kasi sinabi ng complainant. Hindi ganun. Kailangan ang probable cause must be personally determined by the judge. But bago ang judge mag-determine, kailangan personally in-examine niya under oath or affirmation the complainant and the witnesses they may produce kasi yun ang basihan para mag-issue siya ng search warrant. Pero, Kuya Mark, paano naman yung mga yung dapat na sundin na practice ng korte para i-issue yung mga search warrant? Ang pag-issue ng search warrant, very clear yan, Lala. Pag-issue ka ng search warrant, kailangan na yung korte hindi lang makikinig sa mga chismis. Kailangan very klaro talaga ng police, ng huwes, na determine talaga niya na may probable cause. Hindi basta-basa lang siya magbase sa recommendation ni piskal, recommendation ni police, recommendation ng NBI agent. Kailangan na determine ni judge na may probable cause. So dapat i-examine niya
under oath or affirmation, the complainant, and the witnesses they may produce bago i-issue ang search warrant. Halimbawa, Kuya Mark, may kumatok sa bahay ni Pedro. Pulis. Oh, yeah. Oy, gusto kong i-search ang bahay mo. Meron kang kasalanan. Anong may papayo mo kay Pedro? Kailangan, taruhin mo muna, Pedro, kung may search warrant. Yan, makaakit bahay yan. O pangalawa, dami mga ganun. Kunwari, magpapulis-pulisan, naka-uniforme pa ng pulis. Mm. May ID-ID pa ng NBI, peki pala, hindi pala NBI na totoo. Galing pala sa recto yung ID niya. Mm. So, kailangan i-identify nyo kung siya ba talaga isang pulis. Tapos, ang gagawin nyo, tingnan nyo muna ang search warrant, kung may search warrant. And of course, you need to call a lawyer. Mas maganda, may abogado kang kasama, you need to call a lawyer para ma-identified and ma-verify ng lawyer kung yung search warrant na yan, authentic yan, in-issue ba talaga yan isang judge. Kasi daming mga search warrant, kunwari search warrant, hindi pala totoo. So, kailangan may lawyer ka. Second, i-verify mo kung yung mga nag-conduct ng search doon, mga police ba yan, mga NBI ba yan, or authorized ba sila to conduct search? May order ba sa kanilang hepe na mag-conduct ng search? Or kunwari lang siya pumunta doon. And third, kailangan identified mo na sila talaga yung mga matutong mga agents nila ng NBI o pulis sila. And kailangan yung search warrant na yan, klarong-klaro, totoo, hindi peke, hindi galing sa anuman. Kung hindi, naka-authenticate na inisyo talaga yan ng isang korte. Pero Kuya Mark, halimbawa si Pedro nakatayo sa kalsada. Lumapit yung pulis. Boss, mukhang kaduda-duda ka. Patingin nga ng bag mo. Pwede ba yon? May tinatawag tayong warrantless search, which we will discuss later on. Ito tinatawag ng warrantless search. Pwede yan under the principle of stop and frisk principle. Ang stop and frisk principle, as long as yung police may probable cause, suspicious ang looking ng isang tao. Hunch lang, hunch? Suspicious. 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 Pero yung hunch hindi pwede, yung parang kutob. Hindi pwede kutob-kutob lang. Kailangan may probable cause. For example, nakita niya yung tao naglakad mag-isa. Tapos may parang lumalaki dito na higit, parang may dalang baril. May umbok. O parang, di ba? Sa gilid, ah. O. Tapos ang mata pula. Uy! Amoy adik. Uy! May mga ganun. Hindi naman amoy alak. Amoy, parang may amoy yung mga adik eh. Mga bangag. May amoy. Pag simot po, parang may... Sa Maynila ba yan? Manila? Mga ganun. So, kailangan suspicious ang look niya. For example, bakit kaya may dalang baril? May kuha ba yan? May permit to carry ka ba? Second, bakit yung mata mo mukhang pula? Parang may gusto kang, parang bangag ka or high ka sa isang shabu or drugs. So, pwedeng ganunin ng police. Yung tinatawag na suspicious looking under the principle of stop and frisk, pwede kang pigilan, pwede kang kapkapan. Or naka-shades. Oh, naka-shades, parang kaduda-duda. Hindi naman kaduda-duda. Hindi naman. Kailangan may basihan. Hindi naman basta na lang ang police pupunta, kapkapan ka. Bawal yan. Bawal yan, ha? Bawal ka kapkapan. Kailangan may basihan ang police. Bakit ka kinapkapan dyan? Kailangan yung look mo, yung mata mo, suspicious. For example, pagpunta ng police, parang nag-sigarilyo ka. Ba't hindi sigarilyo yung ginamit mo? Yung ano to? Yung marijuana. Oh. So may amoy. Amoy marijuana ka. So yan. May pabubulbas na. So pwede ka nang kapkapan ng police, pwede ka nang tanungin bakit ka ganyan. Tingnan yung mata mo, bakit ka may dalang baril. Pwede ka nun. Pero hindi basta-basta ang police na magkapkap na isang tao. Kailangan may basihan ang isang police bago niya kapkapan ang isang tao. Kuya Mark, balik tayo dun sa pagpunta ng mga pulis sa property mo. For example, assuming na nakakuha ka na ng search warrant, ano, pwede ba yun sirain yung property o yung pintuan, yung bintana ng tao para lang ma-issue yung search warrant? Hindi. Ang isang police officer or NBI agent, kahit na may search warrant siya, totoong may search warrant siya, then may order sa hepe nila na siya ang mag-conduct ng search, kailangan mo nang kumatok siya. Hello, tao po. Kumatok as a sign of respect of the right to privacy of every individual. Hindi pwede basta-basta umakyat na lang sa gate, tapos sirain ng gate. Yung mga nakita lang sa sine na may search warrant, akyat na lang sa gate. Mga kano, mahilig ganyan eh. Hindi pwede ganun. Dinimolish na yung property. So yung mga action movies, hindi totoo yan. Under the Philippine law, kailangan ka munang kumatok. Pag kumatok ka, tapos pag after mong kumatok, magpakilala ka na ikaw sa isang police, tapos may purpose
ipaalam mo ang purpose mo, yung authority mo, ipakita mo yung search warrant mo. Tapos kung ayaw ko ang papasukin, yan, yung police na yan has the right to break the door. Pwede na sirain ang pintuan, ang bintana, pwede. But bago niya gawin yan, kailangan munang kumatok siya. Magpakilala ako si police officer, o may search warrant ako, ang may purpose ako para mag-conduct ng search. Kung walang ganun, unconstitutional yan, illegal yan, right, violation of the right to privacy. Hindi ka pwedeng basta-bastang pumunta, pumasok sa isang bahay, kailangan ka munang kumatok. Sign of respect yan, guaranteed yan sa ating saligang batas. Kasi otherwise, lahat na lang ng mga government agent, abusado. Kung yun ang gagawin nila. So, ang privacy, wala palang privacy, wala palang security ang bahay natin. That's why, as a regulation or mabawasan yung pag-aabuso ng mga police officers or agent ng ating gobyerno, kailangan ka muna kumuha ng search warrant issued by the court bago ka umakyat sa bahay na yan, bago mo sirain ang gate na yan, kailangan ka muna ng search warrant. And kahit may search warrant ka, wala kang authority police na sirain ang gate, kailangan ka muna ng kumatok. Magpakilala, may authority ka. Pag ayaw kang papasukin, that's the time na pwede mo nang sirain ang gate or ang bintana ng isang bahay. Pero paano naman kay Mark kung kumatok ka, walang sumagot, di ba? Tapos kailangan mo nang iserve yung search warrant. Maghintay ka. Maghintay ka. Hindi naman pwede basta-basta kang pumunta doon sa bahay na ikaw lang mag-isa. Kailangan kang, kung walang tao, if you're the police, dapat may dalawang witnesses. Na, for example, barangay kagawad, barangay tanod, or any dalawang tao of a discreditable discerning age. So, kailangan kang kumuha ng dalawang tao residing in the same locality bago ka pumasok. Hindi ka basta-basta pumasok sa isang bahay na walang witness. Otherwise, ikaw police, for your security din, baka madimanda ka din ng trespassing, baka madimanda ka din ng pagnanakaw, kasi baka sabihin na may ayaw, nawala yung sing-sing ko, nawala yung mga alahas ko. Yung police pala ang, so baka balikan ka, baka ikaw pang madimanda, police. So, for the security of the police, mas maganda may independent na witness na kasama during the search. Pero, same lang ba ng requirements sa batas, yung raid at ang pagsiserve ng search warrant? Actually, ganun yan. Search warrant, raid, prepare lang yan. So, hindi ka pwede basta-basta pumasok without a search warrant. Pero pag raid, di ba, mas, ano ang raid? May word, raid. Kahit na raid na yan. Kahit na illegal yung ginagawa, criminal pa yung gusto nyo i-raid, kailangan ka pa rin kumuha ng search warrant. Otherwise, kahit na mga legal na tao, matinong tao, kunwari, raid daw, raid, para at least ma-justify yung kanilang mga action. That's why, maraming ganyan sa balita eh. Kinontrol. Kinontrol yan ang ating saligang batas. Under the principle ng right to privacy of every individual, hindi pwede basta-basta na pumasok ka sa isang bahay. Kailangan ka munang kumatok, kailangan ka munang magpakilala bago ka pumasok. Madaling araw, ganun, i-raid yung bahay mo. Hindi pwede yan. If you check the rules, may oras lang pwede mag-conduct search. Magandang punto yun, Kuya Mark. Na only on daytime. Daytime lang ha. Ano bang daytime? 6 o'clock in the morning up to 6 o'clock in the evening. Hindi ka pwede mag-conduct ng search during gabi kasi tayo na matulog yung tao tapos di-disturb mo. Gugulatin mo. Hindi pwede ganun. Kung mag-conduct ka ng search, only 6 o'clock in the morning up to 6 o'clock in the evening as a general rule. Except pag yung search nakalagay doon sa search warrant, nakalagay sa order, you can conduct search at any time of the day or night. Kung wala nakalagay na you can conduct search at any time of the day or night, only daytime ka lang pwede mag-search. 6 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening, pursuant sa right to privacy ng every individual. Pero Kuya Mark, gano'ng katagal mag-issue ng search warrant? For example, urgent na siya, may kidnapping incident sa isang bahay, may mga bata sa loob, tapos nasabi ng mga otoridad na ito yung taong nang kidnap sa loob ng property niya. So, hindi ka pwede pumasok pa rin. Mag-apply ka pa rin ng search warrant sa isang sa judge, sa court. Mag-apply ka ng search warrant, kahit nasabihin mo, kung mag-apply ko ng search warrant, baka nagtago na to, baka nag-escape na. So what? Nagtago yan o ano ba? Still, the right to privacy of every individual should be respected. Because we are in a democratic, republican government, we are a rule of law government, may batas po tayo, may legal system po tayo, kailangan talaga respetuhin ang right to privacy of every individual.
Kasi otherwise, wala nang control ang ating gobyerno kasi the governor is very powerful. Kung wala sa ligang batas, yun, baka maabuso na lahat ng tao pwedeng abusuhin. That's why, very clear na kalagay mo sa ating sa ligang batas, right to privacy should be guaranteed. So, bago mo i-encroach ang bahay ng isang tao, puntahan ang bahay ng isang tao, kailangan ka munang kumuha ng search warrant issued by the incumbent member of the judiciary. Kailan naman po pwedeng i-serve ang search warrant? Ang search warrant, i-serve yan only daytime. Sabi ko nga, daytime lang ha. As a general rule, only 6 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. Huwag yung gabi kasi ikaw, police, kahit police ka dyan, makadistorbo ka ng taong natutulog, tao na kumakain ng hapunan, tapos na doon ka nag-search ka, bulagain mo yung tao, hindi pwedeng ganun. Only 6 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. Except pag yung search warrant naka-indicate doon in time of the day or night. Kailangan ka mag-apply sa huwis na pwedeng gabi or anytime. Kung walang ganun, only daytime ka pwedeng mag-serve ng search warrant. Meron ba tong gaano katagal naman yung validity? Siyempre may expiration din yan. Oh yes, so search warrant, pag inisyo ng judge yan, 10 days lang. Kailangan 10 days ma-serve ng search warrant. After 10 days from the date of the, from its date, di ba, may nakalagay na date sa search warrant. 10 days lang ang validity ng search warrant. After 10 days, automatic void ang search warrant. So tingnan niyo ang search warrant. For example, sinerve ang search warrant sa inyo, tingnan niyo ang date. Kung paso na yung date, void na yun. So ibig sabihin, wala ng authority ang police na pumasok sa bahay ninyo kasi expired na ang search warrant. Unlike sa warrant of arrest. Ang warrant of arrest, walang expiration except pag revoke yan ng korte. Ang search warrant, 10 days lang. 10 days from the date na nakalagay doon, after 10 days, it is considered void. Thank you, Kuya Mark. Marami pang mga tanong ating pong tututukan sa pagbabalik ng Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. I'm Dr. Emily Sevilla and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already because this will prevent you from aging faster. Welcome to SMNI. You're watching Business and Politics. I'm Dante Klingkang. Today's world can be described by the acronym VUCA, which stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And yet, being immobilized by fear is not an option. How will captains of industry navigate the course ahead? And what policy assistance will they get from the leaders in government? Watch SMNI as it tackles these and other important questions of the day. On Business and Politics, hosted by Dante Klingkang II, Chairman and CEO of the Manila Times. New episodes featuring corporate and political leaders air every Saturday, primetime at 7 p.m., only here on SMNI, Truth That Matters. I'm Dr. Emily Sevilla, and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already because this will prevent you from aging faster. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Babalik po ang Pinoy Legal Minds dito po sa SMNI. Tuloy-tuloy pa rin po kayo mga kababayan sa inyong pagpapadala ng mga tanong at mga questions, mga queries.
in English lang eh, sa ating pong text line at sa ating pong social media stream. At sabot po na ating mga kakaya, ibibigyan po yan ng panahon ng ating mga partners sa public service. Iyon. Ngayon, going back sa questions natin kanina about sa pag-issue ng search warrant. Ngayon, Kuya Mark, ano ba yung mga dapat naman gawin ng mga police officer, for example, nakuha na yung property or dapat kunin sa property mo? Yun ang joke, MJ Lala. O, saan yung resibo? Saan yung resibo? Yun yan. Ibig sabihin, pag ikaw police officer, pag nakadaka ng search, may nakita kang mga drugs, may nakita kang mga illegal something, kailangan ka kumuha ng mag-issue ng resibo. Yung resibo na yan, naka-identify ano yung kinuha mo. Naka-specific doon sa resibo na yan. Tapos, yung resibo na yan, bigyan mo ng copy ang witness. Kasi if you conduct search, kailangan hindi ka pwedeng pupunta lang doon sa bahay. Kailangan pag okay, pagpunta mo sa bahay, at least may lawful occupant doon sa bahay na yan. Kung walang tao, hindi ka pwedeng pumasok. Kailangan may lawful occupant sa tao na yan. Kung wala yung lawful occupant, kailangan yung member ng kanyang pamilya nandoon. Kung wala, at least kumuha ka ng dalawang tao na tama yung age na residing of the same locality, kailangan nandoon as a witness. Tapos, pag nagkanda ka ng search, may nakuha ka mga dokumento, may nakuha ka mga illegal na something, mag-issue ka ng resibo. Naka-identify yung lahat mga kinuha mo, then bigyan mo ng copy ang, then yung resibo na yan, papirmahan mo sa witness, then ibigay mo sa witness as a copy niya. Yung isa naman, i-post mo doon sa lugar kung saan ka nagkandak ng search. Kailangan, o yun, dito yung resibo. Tapos ikaw din, may copy ka ng resibo. So, tatlong copy, resibo mo, may isang resibo sa witness, ilagay, bigyan mo. Number two, mag-post ka doon sa lugar kung saan ka nagkandak ng search and magdala ka ng copy. Bakit? Kasi yung copy na yan, i-report mo sa judge na nag-issue ng search warrant. Pupunta ka sa judge, i-deliver mo yung mga dokumento na o yung mga ebidensya na nakuha mo, hindi mo basta-basta na itago yun sa bahay mo. Kung may nakuha ka mga ebidensya, i-deliver mo yan sa court o sa judge na nag-issue ng search warrant. Then, naka-identify doon, naka-receive mo, naka-properly inventory, may proper inventory, and under oath. So, under oath yan, ibigay mo sa judge para at least may yun ang tinatawag sa batas MJ na chain of custody. Kailangan alam kung saan galing ang ebidensya from bahay, pamunta sa judge, hindi basta-basta na pumunta, hindi pwede yung biglang liko sa mga ebidensya. Baka nadagdagan, nabawasan, so kailangan may proper chain of custody sa mga ebidensya. Pag hindi na-establish yan, questionable ang operasyon. Kasi bakit ganoon, MJ? Kasi normal kasi sa mga hindi naman lahat ng mga police, mga NBI agent, may nangyayari talaga yung tinatawag na tanimbala, planting o mga ay bahay mo, lagyan ng shabu. Tanim baril, tanim ganada. Tanim cocaine, may mga ganon, ha? So pagpasok doon, oy, sir, may shabu dito. Nakatanim. Pero sila lang pala ang nagtanim. Oh. Di ba? That's why pagpasok ng police, kailangan ready yung mga CCTV. Tingnan yung mga witness, tingnan nyo dyan, baka may tanim bala dyan, baka may tanim shabu dyan, tanim baril dyan, tanim ganada. Kailangan identify nyo yan. Otherwise, baka, kasi yun ang ginagawa naman. Hindi naman lahat, ha? But, based on my experience and observation, may mga ganun. Yes. Tanim bala, tanim shabu, tanim baril. So, yun ang ginawang dahilan para dagdagan ka ng kaso, para hindi nanbilang mula ang kaso. Instead na yung kaso mo, simple lang, pag nanakaw lang ng malita bagay, naging may drugs na. Nako. May granada na. Nako. May mga malaking mga baril na. Kasi tanim bala pala, tanim baril, mga ganun. So, kailangan, if may magandang nakasaya sa bahay ninyo, kailangan ready na yung mga CCTV dyan, mga witnesses dyan, yung mga martes. Pantay kayo dyan, tingnan nyo. Hindi pwede kayong magtago-tago dyan. Gamitin yung mga mata nyo, bidyo-bidyohan nyo, tingnan nyo. Baka may mga tanim wala dyan. Mga paano tanim sa mo. Paano yung mapapatunayan na tanim yun? Kaya that's why nga, of course, palagi sinasabi ng mga police, we are presumed to perform regular in the performance of our official duty. There's a presumption of regularity of official duty of the police officers. But don't forget, the presumption of regularity will not prevail
over the presumption of innocence on the part of the accused. Mm. Pero paano, Kuya Mark, kung i-isolate yung homeowner? Ha? Hindi pwede yan, ha? Op, hindi pwede. Sa siya yung bahay mo, dito lang kayo sa kwarto. Ay, hindi papasukin pwede. Nyo yan. Hindi pwede. Sa kwarto. Hindi pwede ganun, ha? Kailangan isang pulis, dalawa, tatlong mga marites kayo nakasama. Yun ang mga trabaho ng mga marites. Yun. Gamitin nyo dyan. Gamitin natin dyan sa tama. Tamang paggamit. Tamang paggamit sa pagiging marites. Yan. Ito. Yan yung headline natin, ha? Pag may isang pulis, at least, samahan mo, tatlong mga marites, dalakin ang mga video, mga kamera niyo, gamitin niyo, baka hindi pwede na, hoy, mga owner, dito lang kayo sa gilid, ha, kasi maganda kami ng search, hindi pwede ganun. Paglabas, may baril na, may granada na. Paglabas, may shabu na, may granada na, may mga ano mga illegal na mga bagay na doon na, may mga child pornographic materials na, may ganun. Papay lang yun eh, ilagay lang doon, oy, bakit may mga kwa dito? So, that is a, kailangan gamitin natin ang pagiging marites kasi nga, palagi sinasabi ng mga police officers, hindi naman lahat, they are presumed in the performance of the regular function. Their presumption of regularity in the performance. Yung presumption of regularity will not prevail over the Constitution, over the right to privacy of every individual, over the presumption of innocence of every individual. Hindi yan mag-prevail yung presumption of regularity ng mga police officer. Mm. Ito, establish natin to, ha? Hindi bawal mag-video pag may search warrant. Search. Oh, yes. Issuance. Kailangan huwag kayo magtulog-tulog dyan. Idilan yung mata nyo. Mm. Ha? Yes. Tingnan nyo, baka may, hindi mo alam, baka may pinasok na dyan na shabu, baka may pinasok na dyan na granada. So yan, tingnan nyo, hindi bawal ang mga video. Hindi bawal, ha? Hindi bawal. Hindi bawal. Pwede mag-video. Bahay mo yun, eh. Correct. Diba? Bahay mo yun. Bakit hindi ka pwede mag-video? I-Facebook live mo. Facebook live mo. I-open mo lahat ang CCTV. I-open mo yung lahat ng ilaw. Baka hindi mo alam. Baka may pinasok na dyan. Turn on all the lights. Para maliwanag na maliwanag yung mga yung lahat ng gagawin ng mga police. Kailangan properly documented. Halimbawa, pumasok sa palikuran, sa CR. Siyempre, wala namang CCTV doon, di ba? CR. Paglabas, may granada na si police. Hindi pwede. Kahit CR, kahit pumasok sa CR yung police, kasi may inang police, pwede maki-CR. Kahit mag-CR siya, videohan mo. Videohan mo. Baka maki-CR, nilagyan na pala ng granada doon sa CR. Di ba? Nilagyan na pala ng shabu doon sa CR. So, for example, during the conduct ng search, huwag niyong paihiin yung police. Huwag papasukin na lang sa mga kwarto. Huwag. Hindi, kung pumasok sila, kailangan samahan. Kahit Casillas ba yan o CR ba yan. Kailangan samahan nyo. Huwag niyong paihiin. Bakit sabihin nila, pwede maki-CR, hindi pwede, bawal maki-CR. Kung pumasok sila sa CR, videohan mo pa rin. Ayun. Kasi bakit? Baka pagpunta na CR, lagyan ng granada, lagyan ng shabu, o ano pa mga illegal na bagay dyan. O yan. O, di ba? Usong-uso pa naman. Uso yan. Yan. May chismis nga na may naglagay daw ng barel. Oy. Tapos may mga barel daw sa isang mansion. So, ito. So, a moral lesson, kahit bawal yung paihiin yung police during the search warrant. Bakit? Sa dami-dami ng oras, bakit during the search pa sila iihi? Di ba? Baka palusot nila yan. So, kailangan during kahit iihi yan, pasok, samahan nyo sa iihi yan, videohan nyo, baka may ilagay dyan ang mga bagay na magagamit laban sa inyo. Siguro dapat mag-i-x-ray natin yung mga police bago pumasok sa, ano? Bago pwede. May dalang mga ano, di ba? I-check din. Oh, yes, tama. Papasok sila sa property mo, eh. Pwede ganun. X-ray, no? Oo, mas maganda ganun. Baya, at least, alam natin na hindi naman natin nila lahat. But that is for our security, tama. For our safety. Kasi, nangyari na kasi yan. May nangyari ng tanimbala sa mga airport nga. Tanimbala din, ginawang extortion doon sa anong panahon yun. May nangyari na natanim shabu. May nangyari na tanim granada, tanim baril. So, mas maganda to do that, kailangan properly documented lahat ng ginagawa ng mga polis. Kung 10 ang polis na pumunta sa bahay niyo to conduct the search, kailangan 20 kayo na nandun. Isa o dalawa o tatlong tao ang sasama sa isang pulis para anong ginagawa niya kailangan properly documented. Yun, may tanong tayo from our online viewers. Good morning po, Attorney. Kapag po inisyuan ba ng search warrant, ibig sabihin po ba na wanted na po ba talaga ang taong to? No.
not necessarily inisyuhan ka ng certsuaran, hindi ibig sabihin may kaso na. Iba yung filing ng kaso, iba yung pag-conduct ng search. Kasi the certsuaran is used para mag-gather ng evidence. But hindi basta-basta yan i-issue, kailangan i-issue yan ng court. So hindi basta-basta na may certsuaran ka, automatic wanted ka na o criminal ka na. You are still presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Ngayon, Kuya Mark, ano ba ang mga duties ng mga officers when conducting a search warrant? Oh, yung duties ng mga peace officer, so number one, gagawa ng resibo. Hindi pwede na basta-basta lang na kinuha yung mga shampoo, kinuha yung mga baril, o na assuming ganun, then dalhin sa presinto, hindi ganun. Kailangan na sulat lahat. Anong klaseng baril yan? Anong klaseng shampoo yan? Documented. May mga picture, properly documented. Then, papermahan dapat yan sa mga witnesses. Otherwise, kung ako yung abogado ng mga akusado, of course, i-question ko yung chain of custody. Baka tanimbala yan o ano yan, hindi kasama sa raid or sa search, tapos nandun yun. So, pwede maging inadmissible as evidence yun. So, that's why kailangan properly, may resibo talaga, properly inventoried ang every evidence na seized during the search, during the conduct of the search. Yung search operation ba, Kuya Mark, ay biglaan? O may prior notice na? Hindi, pwede biglaan yan. Pwede biglaan yan, but ang notice lang, on the spot. Ako si Police Officer Juan de la Cruz, may search warrant kami, pwede kami pumasok dyan, parang ganon. So, kailangan, pwede biglaan yan, but hindi naman basta-basta pumasok lang, kailangan mo nang kumatok bago pumasok niya sa bahay. May tanong, Kuya Mark, ha, attorney, tanong ko lang po, pwede ba magkaroon ng search warrant ang isang minor de edad? Ang minor de edad, depende yan. Sabi ko nga, as long as there's probable cause kasi dami ng mga minor ngayon na gumagawa ng krimen or ginamit sa paggawa ng krimen. So, possible yan. Hindi naman kaso yan. Hindi naman criminal, hindi naman basta-basta mag-file pag may search warrant, criminal case agad. So, pwede yan. Basta kompleto lahat ng requirements ng batas para pag-conduct ng search. Paano naman, Kuya Mark, may isang instance na may sinaksak ang isang tao sa harap ng bahay niya. Tapos nakita ng mga pulis to. As you've mentioned earlier, may tinatawag tayong warrantless search. Ano pa ba yung mga situations na pwede nating apply ang warrantless search? Marami kasi ang warrantless search. Una, yung tinatawag na search, warrantless search as an incidental of the arrest. Example, may arrestuhin ka tao. Of course, pag inarrestuhin isang tao, kailangan mo ng kapkapan yun. Baka may baril yun, baka ikaw yung barilin. So, incidental to a lawful arrest. So, ang purpose dyan, of course, for the security of the police officer. So, search incidental to a lawful arrest. Second, yung tinatawag na search under the principle of plain view. Kasi plain view, example, police ka, nakita mo yung baril dyan sa gilid niya, alam mong illegal, o yan, pwede mo na siyang, pwede i-search mo siya kasi nakita mo yung sa mata mo. Example, hawak, pumunta ka sa bahay, tapos yung bahay niya, yung mga cabinet, salamin lang, so nakita ang loob. Tapos sa loob, nakita mo ba yung mga baril, may mga shabu, pwede mo nang i-conduct ng search. Bakit? Plain view nakita mo eh. So, hindi na kailangan ng search warrant yan kasi as long as nakita mo in plain view, nakita mo na illegal yan, pwede mo nang i-search. Yun yan. Third, moving vehicle. Yung mga checkpoint. Ayan, dyan tayo. Dyan, magandang tanong. Checkpoint. Kasi Mark, paliwanag mo. So, hindi kailangan ng search warrant yan, but only visual search. We say visual search, may telescope, anong tawag to? Flashlight. Ganun-ganun lang, tingin-tingin lang. Baya, ano ba? Baya, hindi pwedeng palabasin ang isang tao sa sasakyan. Hindi pwedeng buksan ang mga trunk except with the consent. Hindi pwedeng ganun. Kasi pag moving vehicle search, only visual search lang, limited lang yan. Hindi pwedeng palabasin, din kapkapan, bawal yan. Kasi very clear ang batas, pag moving vehicle, only visual search. Ano ang dapat depensa ng motorista pag pinalabas sa sasakyan? Anong isasagot ko, halimbawa kung ako? May search warrant ka ba, sir? Tanungin mo kung may search warrant. Kasi kung wala search warrant, walang authority ang isang police officer na palabasin ka sa sasakyan, kapkapan ka, except kung suspicious yung pagmumukha mo. Suspicious, may amoy marijuana ka, amoy shabu ka or cocaine ka, ganun. So, pwede kang kapkapan kasi suspicious ka na criminal. But kung regular naman na tao, hindi ka pwedeng palabasin sa sasakyan mo, only visual search. Bukas pintana,
Flashlight, tingin-tingin, ganun lang. Hindi pwede kang palabasin. Hindi pwede buksan ang trunk mo except pag pumayag ka. Yun ang sa other exception, yung tinatawag na consented warrantless search. Pag pumayag ka, wala problema. Example, wala search warrant ang polis. Sabi ng polis, pwede ba akong pumasok sa bahay mo? Pinapasok mo. Tapos, pwede ba ako mag-conduct ng search? Okay, sige. Maghalubilo ka. Tignan mo yung bahay ko. In good faith. Kasi in good faith, ako, wala namang tinatago. Yan. Hindi, pwede pumasok ang polis. Pumayag ka eh. Di ba? Consented warrantless search. Kasi pumayag ka. Pero kung hindi ka pumayag, walang magagawa ang polis kasi wala siyang search warrant. Pero kung may search warrant siya, wala ka din magagawa. Pero kung pumayag ka kahit walang warrantless o kahit walang search warrant si polis, pwede. Okay, pag pumayag ka, di pa pinapasok mo kasi very hospitable ka. Sige, pasok ka dito, tingnan mo yung bahay ko. Yan. Tapos may nakita siya mo, ayan, huli ka. Patay. Pero, yun yung tinatawag na consented warrantless. Pero Kuya Mark, what if, for example, a police officer goes beyond this jurisdiction? Kunyari, wala siyang search warrant, sinurge niya pa rin ako. Ano yung pwede kong ikaso doon? Or meron ba akong remedy doon? Trespassing. Trespassing. Pag may nawala, pag nanakaw yun. O, di ba? Robbery. Baka pwede ba? Robbery yun. Ang kaso ng polis. Another issue dito, MJ Lala, of course, hindi kailangan search warrant pag custom search. Yung mga custom, of course, kasi tingnan natin kung baka smuggling to. Di ba? Mm-hmm. O yan, sa mga airport, sa mga pantalan, yan, pwede sila mag-conduct ng search kahit walang search warrant under the principle of custom laws. Kahit sa mall, sa mga hotels, kailangan tignan yung property mo. By the way, iba yun. Ang pinag-usapan natin dito, this is a protection of the private individual against government officials and employees. Iba-iba pag private. For example, security agency. Kahit pwede mag-conduct na search ang security agency. Anyway, private naman yun. Kasi yung protection natin dito is against the government agents, not against private individual. So, pag mag-conduct ng search, pwede mo pwede sabihin si Pedro, oy, sa yung search warrant mo? Security agency. Security. O, sa search warrant mo, security. Hindi. Ayaw ka mag-conduct. Ayaw ka magpa-search, adi, huwag ka pumasok sa mall. Yeah. Ano lang yan eh. Di ba? Another, yung tinatawag na stop and frisk. Yung stop and frisk, ito yung mga warrantless search na hindi kailangan search warrant. Kung may basihan ang police, amoy siya buka, amoy wariwana ka, pulang-pulang mata mo, may dala kang baril, halata-halata, pwede kang i-stop ng police and i-frisk ng police. Mm-hmm. And another, during emergency situation, may kudita, may rebellion, pwede ang mga military officers mag-conduct ng search sa katawan mo, kapkapan ka, kasi magulo ang sitwasyon. Pero so, kung normal naman, bawal na bawal yan. So yung mga security guard, hindi sila sakop ng constitutional guarantee natin, mga Pilipino? Hindi, pwede sila sakop. Kasi private sila. Private sila. So hindi pwede na gawin yan. Makakainit. May exception yan sa batas, yung right to privacy. May exception yan sa batas. This is a Supreme Court decision. Ito yung mga love letters. Uy, love letter. Ano mga love letter yan, Kuya Mark? Sumulat, nagkasulat-sulat yung lalaki at saka yung kanyang kabit. Nasulatan. Kabit? Ha? Tapos, nahuli yung babae yung letter. Yung asawa, nahuli ng asawa. So, is it admissible as evidence? Sabi na, it's inadmissible on the ground na bakit right to privacy sa asawa. Yeah. But that is a one of the exceptional cases. But as a general rule, yung mga pinag-usapan natin dito, yung tinatawag na right to against unreasonable searches and seizure is a right against government agents. Pero Kuya Mark, ano naman po yung remedy ko kung inusuan ako ng search warrant? Example, you're an accused. Inusuan ka ng search warrant, anong gagawin mo? First, kumuha ka ng magaling na abogado. Yun. Anong gagawin ng abogado mo? Mag-file ng motion. Motion to quash the search warrant and or to suppress evidence. If there's any evidence na nakuha, suppress evidence on the ground that is a fruit of a poisonous tree. Mag-file siya ng motion to quash on the ground na wala namang probable cause si judge. Bakit na-issue itong search warrant? Walang probable cause. So, pwede ka mag-file ng motion to quash or to ibasura ang search warrant. Sa may file, sa court where the criminal case is pending. Kung wala pang criminal case, to the court, kung ang court na nag-issue ng search warrant, dun ka mag-file ng motion to quash the search warrant. Okay, may questions pa tayo. Paano po kung
may mga pumuntang pulis sa amin, then verbal lang po yung search warrant nila. Oy, verbal lang po yung mga. At wala silang pinakitang papel. Oy. Pero nagpatuloy pa rin silang pumasok sa bahay namin. Hindi kami makapalag dahil mga pulis sila. Ano yung tawag? Hindi pwede yan. Kasi daming mga peking pulis. Pulis. Daming mga peking pulis. Pulis patola pala. Peking duck. O mga yes. O mga peking duck, mga peking pulis. May mga peking na mga NBI. May dala pang ID. So kailangan i-identify nyo. So kung may pumuntang pulis sa bahay ninyo, mas maganda, tumawag kayo agad-agad ng inyong abogado. Tawagan nyo na pupunta doon para at least ma-verify ang, ma-verified yung mga identity ng mga pulis. Then second, ma-verify yung authenticity ng search warrant. And third, mas maganda kung may magpumunta sa bahay nyo ng mga pulis para mag-search, tawagan nyo lahat ng kamag-anak ninyo, tawagan nyo lahat ng marites ng mga kabarangay ninyo para magbantay. Baka taniman ka ng bala, taniman ka ng shabu, taniman ka ng anumang illegal na bagay, mas maganda nang mag-iingat. So, mag-conduct ka ng search yung isang pulis, kailangan may kasama na witness doon. Otherwise, baka tanimbala pala yun or baka hindi yun pulis kung hindi akit bahay pala yun. Right, may tanong pa Kuya Mark. Paano, attorney, kung nag-search warrant sila sa bahay namin pero walang maski isa sa pamilya ko ang witness, sila lang talaga. Pwede ba yun, Kuya Mark? Hindi pwede yan. As a rule, pag may mag-conduct ng search ang isang police officer, at least may lawful occupant doon. Hindi sila pwede mag-conduct ng search kung walang tao. Example, i-search na isang bahay, tapos yung bahay na yung walang tao, hindi sila pwedeng pumasok doon kung walang tao ang bahay. Ang rules ng batas na kalagay doon, mag-conduct sila ng search, kailangan in the presence of the lawful occupant. Kailangan na doon yung lawful occupant. Kung wala yung lawful occupant, at least a member of his family. Nandun. Kung wala ang tao talaga, kailangan kumuha ang pulis ng dalawang witnesses na tama ang edad, discerning age, that residing in the same barangay para at least to act as witness. Hindi sila pwede mag-conduct ng search sa isang bahay na walang tao. Otherwise, lahat na makukuha nilang ebidensya are considered fruit of a poisonous tree, inadmissible as evidence. Kuya Mark, paano kung ang subject ng search search operation ay isang compound? Does it mean na yung buong compound na yun is a search or kailangan aplikasyon ng per bahay, per unit ng kwarto? For example, may condominium. Per bahay. Per unit. Per unit. Per unit yan. Kasi nakalagay sa ating batas. Particularly, the word particularly describe the place to be searched and person or thing to be seized. Ibig sabihin doon, sa search warrant, nakalagay doon anong mga bahay na pupuntahan, anong room number, ano yun. Na search warrant, naka-identify doon anong dapat kukunin. May shabu ba, may baril ba, kailangan naka-identify. Hindi pwede basta-basta pumasok doon na general search warrant is unconstitutional. We say unconstitutional, illegal yon, hindi, walang visa yan. So, kailangan properly identify. For example, isang compound, isang condominium, dapat naka-identify. Unit 101 lang. Kung pumasok ka sa 102, wala ka search warrant, tapos ang 102, puro ng shabu. Naku po! Yung shabu na yan, inadmissible as evidence. Ginagamit yan, alam ba yan? Ganun ba? Ginagamit yan ng mga... Hindi naman lahat. Hindi lahat. Baka naman hulog ng langit. May mga police officer na ginagawa nila, palitan, iba yung nakalagay sa search warrant para makalusot yung accused na kanilang kasabuat. Ilipat mo lang sa kabila para sabihin natin na, sabihin lang na, sa libing ng abogado mo na hindi kasawa sa search warrant tapos sa search namin. Parang ganun. Due to technicality. Kasi nga, nakalagay sa search warrant, unit 101, ABC Condominium. Sa Makati. O, Makati. Malapit dito. Doon sa Rockwell, Unit 101. Tapos, sabi nung tahan, Unit 102. Wala yan. Inadmissible as evidence. Kasi nga, dapat specify. Sa Makati, sa Rockwell Street, o ano yun, naka-identify ano unit sa condominium. Sa VGC, halimbawa, maraming kondo din dyan. VGC. Kahit na specific ang condominium na yan. Isang condominium, sobrang sikat na condominium. Parkway yan. Condominium. Unit 101, yan. Parkway Condominium. Tapos sabi nung tahan,
Unit 105 Parkway Condominium. Ah, kahit puno pa na siya buyan, inadmissible as evidence. Bakit? Pretty ang nakatagay sa batas. Particularly, describe the place to be searched and person or thing to be seized. Ibig sabihin, naka-identify din doon, nailagay doon, kailangan caliber 45, ano number yan, oh yan, nakalagay doon. Tapos, hindi yun nakinuha, ang iba kinuha, ayan, iba yun. Particularly, describe the place to be searched and person or thing to be seized. Specific. Kailangan naka-specify yun. Kasi hindi, inadmissible as evidence. Paano kung yung mga specific na sinesearch ay hindi matagpuan? So, sabla yung search operation? Sabla yun. Hindi pwede. Pwedeng makapag-asunto ang property owner. So, pwede mag-file ang abogado ng motion to suppress evidence. To suppress evidence, ibig sabihin doon, inadmissible as evidence. Kahit na illegal yung nakuha. Example, ang nakalagay sa search warrant is caliber 45. Tapos ang nakalagay, ang nahuli, iba. Baret pala. Oh, so yan, inadmissible as evidence. Kasi very clear ang nakalagay sa batas, particularly. From the, yung word kasi na particularly, ibig sabihin doon, kailangan naka-specify ang address. Yung may isang, nabasa kong kaso, MJ, kasi yung bahay niya, dalawa pala ang address. Kasi yung bahay niya, dalawang lupa. Unit 105, lot 105, tapos lot 205. Tapos, ang search warrant, lot 105 lang. Problema, ang mga shabu nasa lot 205 nakalagay. Inadmissible as evidence. Dismiss sa kaso. Grabe. Kasi kailangan naka-particularly describe the place to research. So, may mga bahay dyan na isang bahay lang, ba't dalawa ang lupa? Lot 105, lot 205. Kailangan lot 105 and lot 205 naka-identify doon sa search warrant. Kung hindi nakasulat doon, kung may nakuha kang ebidensya, shabu, ano ba yan, inadmissible as evidence. Ako, may mga tanong pa. Paano kung ang pulis na during search warrant, nakapatay? Uy, matindi to kayo, Mark. Ano po ang mayroong kaso? Ang pagpatay ng isang police officer, kung dinipensahan niya ang kanyang sarili, yes, pwedeng justifying yan. In the performance of the official duty or under the principle of yung tinatawag na self-defense. But kailangan inunahan siya, dinipensa lang niya sarili niya. But ang mga police, walang authority na bigla na lang pumatay ng tao. Basta-basta. Yes. Pwede silang, but may right sila na magdepensa sa kanilang sarili in the performance of the official duty. For example, may nanlaban. Yan. Pwede ang police gumante kasi otherwise, baka siya yung mabaril. Pero kung basa-basa na lang yung pinatay yung mga tao doon, inadmissible, illegal yun. Pwede siyang madimanda doon ng border, pwede madimanda doon na police brutality, matanggas sa trabaho. So, yun ang possible na mangyari sa kanya. Yan. May next question tayo from Elefante. Meron po dito sa amin nag-search warrant. Wala naman silang nakita. Pero pinipilit at tinatakot yung mga may-ari ng bahay, pinagpipilitan yung mga bagay na wala naman pala talaga doon. Ano po ang pwede namin gawin kapag gano'n, attorney? Normal naman talaga yan. Pag ang police, pag pumunta doon, mag-conduct ng search, hindi sila bisita. So, don't expect na pupunta sila doon, magbait-baitan sa'yo. Hindi totoo yan. Pag pumunta ang police doon, ipakita talaga nila that they are in authority. Hindi sila bisita, pumunta sa bahay mo, na kumatok para pumasok sa bahay mo. So, ipakita talaga nila that they are in authority para maging effective yung kanilang authority, yung kanilang function as a police officer. So, minsan may nagagalitan para mapilitan kayo makita yung gusto nilang makita. But kailangan, ang gagawin mo, iwasan nyo lang talaga na hindi nila kayang magtanim dala doon, magtanim shabu, magtanim granada sa bahay ninyo. Kailangan, bantayan nyo lahat ng galaw nila. Huwag nyo silang iwanan mag-isa sa kahit anong sulok ng bahay ninyo. Bantayan nyo. Otherwise, baka may tanim pala doon. Akala ko ang tanim doon lang sa may bundok. Magtanim ng gulay, magtanim ng kamote. Ngayon, under the new present system, pwede magtanim ng granada. Pwede magtanim ng shabu. Pwede magtanim ng long firearm. Paano? During the search. So, bantayan nyo yan. So, moral lesson,
magbantay kayo sa bahay niyo. Huwag kayo, kailangan niyo silang bantayan every sulok ng bahay niyo. Kailangan igiit yung constitutional guarantee natin, Kuya Mark. Yes. Igiit natin yan. So, kasi kung hindi natin i-date yan, baka maabuso tayo. And don't forget, ang Bill of Rights, yun ang limitasyon ng authority ng ating gobyerno. Oo, at malinaw yan, Kuya Mark. Karapatan natin yan. Nakasaad yan sa, ito, Article 3, Section 2 of the Philippine Constitution. Pakibasa daw, MJ. Mahaba, Kuya Mark. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he or she may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. You know, particularly describing the place or the place to be searched or person or thing to be seized. And nakalagay doon, right of every individual to be secured, safety sa kanilang bahay. Paano ka maging safety kung anytime pwede ka palang katukin ni police, di katukin ni NBI? So that's why may regulation ang authority ng mga police. Ano yung regulation na yan? Ano yung paano nila i-control ang ating gobyerno? Yan, right to be secured sa kanilang bahay, sa kanilang private properties. Article 3, Section 2 of the 1987 Constitution. Yan, yun yan. Wala. So, hindi ko sinasabi ito, na personal opinion ko to, ha? Yan. Hindi ko opinion to. Sinasabi ko, ano nakalagay sa ating saligang batas? Huwag kayong maniwala sa akin. Maniwala kayo. Ano nakalagay sa ating saligang batas? Hindi, pinaliwanag lang natin. Hindi ko ito own word. Ano nakalagay sa ating saligang batas? Yun ang sinasabi natin. May basihan po yung magsabi natin. Maganda naman ang constitution natin. Huwag na natin palitan. Di ba? My opinion. Kaya Mark, saan po nila kayo matatagpuan? Ganun ba yun? Mapapakinggan? Asa sa ating palatuntunan? Yes, for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. And also, you can call me sa mobile number natin sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. You can also follow me sa TikTok natin. Hanapin nyo lang po, Kuya Mark Tolentino and Rumble, Pinoy Legal Minds. At ating incoming attorney Lalo Minson. Yes, you can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at Lala Vinzon. Alright, at sa lahat po ng mga nanood sa ating pong palatuntunan, educational show po ang Pinoy Legal Minds. At sa abot po ng makakaya na ating palatuntunan, ituturo po namin ang batas in layman's term na kapati bata, mga kababayan, ay pwedeng maintindihan. Maraming salamat sa management ng SMN News sa pagkakataon na maging kabahagi po kami ng public service programs ng ating himpilan. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. I'm Dr. Emily Sevilla, and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already, because this will prevent you from aging faster. This is SMNI News Channel, truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community
on Viber and Telegram.